mahaba ang buhok. May mga matang makislap at kung minsan ay nangungusap. Magagandang ngipin, malarosas ang kutis na may kasamang nakakatuksong ngiti. Ganyan inilarawan ni Rizal ang unang babaeng inibig niya, si Doña Sigonda Soles Katigba. Si Sigonda Katigba ay pinanganak noong 1863 kina Don Norberto Calaw Katigbak at ni Doña Costa Soles Luz ng Lipa, Batangas. Ang lolo ni Sigonda na si Don Celestino Soles ay ang may pinakamalaking taniman ng kape sa Batangas na kilala sa buong mundo na Kape Barako. Kaya sila ay kilalang mayamang pamilya sa Lipa. Dahil dito, nagkaroon sila ng pinakamalaking lupain sa Lipa, Rosario, San Pablo Laguna at Dolores Quezon na may kabuuang 991 hektaryang lupain. Noong 1880s, nagkaroon ng virus ang kape sa buong mundo katulad ng bansang Java, Europe at Amerika. Dahil dito, ang Lipa, Batangas ang naging malaking supplier ng kape sa buong mundo. Si Sigonda Katigbak ay kaklase ng kapatid na babae ni Rizal na si Olimpia sa Colegio de la Immaculada Concepcion de la Concordia, eskwilahan ng mga kababaihan noong 19th century. Niyaya ni Olimpia si Sigonda sa bahay ng kanilang lola sa Troso, Maynila at doon nakilala ni Rizal ang dalagang si Sigonda. Para makita ni Rizal si Sigonda, ginagawa niyang dahilan ang pagbisita sa kanyang kapatid na si Olimpia, masilayan lamang ang dalaga. Pero nakakalungkot, di nagkatuluyan si Rizal dahil si Sigonda ay nakatakda ng ikasal sa ibang lalaki. Dahil dito, isinulat ni Rizal sa kanyang journal sa wikang Espanyol. Esto es concluyo así, concluyeron mes juveniles confiados amores. O ang ibig sabihin, this is how it ends. My youthful and trusting love, and then, the first hours of my first love, and then. Kahit si Rizal ay may tinitingnan ng ibang babae, pero ang puso't isipan ni Rizal ay nananatili pa rin kay Sigonda. Kung gaano kasakit ang huling buhay ni Rizal, ganun naman kasaya at tamis ang kanyang unang pag-ibig. Again, welcome back again sa ating another episode ng video na to. Nandito tayo ngayon sa Casa de Sigonda Katigbak Ancestral House. Ito yung bahay ng first love ni Dr. Jose Rizal. Tara, pasukin natin. Ayan. So, merong bell. Ting, ting, ting. Ayan. Tapos, pasok ko tayo. Ngayon po, nandito tayo sa silong. Ang tawag po dito silong, garahe noong unang panahon. Ito po ay paradahan ng karawahe. Mayaman po sila kasi lumaman ang libagawa ng Kaping Barako. Palakihan sila ng bahay. Kaya po ang bahay na to, dalawang street ang nakakasakop. Isa Rizal Street at sa Kapitan Kumyong Luz. Yan, palakihan kasi sila ng bahay. Yan, oo. Meron nga daw po isang bahay that time. Sa sobrang laki, sa dining pa lang ha, ang nakakatayo, 80 katao na. Dining pa lang yun. Wow. Yun. Tapos, kaya lang noong unang panahon nga, dahil lumaman nga ang Lipa, palaki ang bahay, tumira dito ang mga hapon.
ayaw umalis sa mga Hapon. Ang ginawa ng US is bombahin ang Ipak. Lima lang yung nakasurvive na bahay. Isa-isa-isa-ito lang yung open sa public sa Libawin. Wow! Yes, napakaswerte. Wow. Ito lang yung open. Yung iba, napabayaan na. Yung isa, para siyang may nakatira. Itong isura. Ito yun. Malapit siya lang dito. Malapit siya dito. Along the way, papunta ng Carmel Church. Kaya lang may nakatira. Ito po, isuturo ko po sa inyo ang bastonero. 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 Lagay ng baston. Suso ka ng baston, sabi ka ng sombrero. Pag may ganturo ko ng panahon, professional ka na. At may, pag may ganturo ko ng panahon, mayaman ka na. Yan. Totoo. Bastonero. Bastonero. Aming pong makinilya. Makinilya. Original typewriter. Ah, typewriter, ano? Computer na lang. Gumagana pa to? Hindi na po. Hindi na po talaga lahat. Wow. Alright. Ape po, saan po tayo? Tayo po ay pupunta ng Comidor. Comidor. Gunda, ano? Ito po, sino po to? Ito po si Gunda. At ito si Gunda. Ah, okay. Ito si Sigunda Katigbak nung matanda na siya. Tapos ito yung naging pangalawang asawa niya. Ano? Sino po to? Sila talaga yung asawa. Sila talaga? Tama. Opo. Kasi naging puppy love niya lang po si ano? Ano? Si Jose Rizal. Parang Emmy lang daw. Apo, Emmy. You know? Kasi committed nga siya kay Manuel Luz. Tapos sino naman to? Siya po ay naging first governor ng Batangas. First governor ng Batangas. Kapatid po si Manuel Luz. Kapatid po ni Manuel Luz. At ito po, si? Siya. Ito po siya nung matanda. Alright. Wow, ganda ng ano, ng agdan. Ito po ay original yan. Ito, original ba? Ang ilang po original dito. Yung ceiling lang. At saka po yung tinatawag na kasateya or Apo. Terrace, pinarestore na lang po yun. Pero ito po original. Wow. Ito, ano? Ito po yung kanyang komidor. Ito yan. Po yung komidor nila. Mahaba ang table kasi hindi na uso ang family planning. Marami yung kanyang. Oo nga po eh. Original po to. Original pa to? Wow. Wow. So, ito ang mesa na kung saan kumakain si Sigunda Katigbak. Silang pamilya. Wow. Ibig sabihin, naabutan ba ba ito ni Dr. Jose Rizal? Naabutan. Wow. Nagpasal dito si Rizal. Nanligaw. Ito po yung kanilang tatsu. Ang tawag po dito tatsu. Tatsu. Lutoan ng candy. Hindi daw kumakapit yung candy. Pag niluluto dito. Pag niluluto dito. Galing ha? So, ito po yung kanilang lagyan ng chocolate. Chocolate. Chikwate. Yes. Wow. Chocolate. At ito yung kanilang takurik. Yung thermos. Thermos, no? Oo. So, ganda, no? Centennial. Oh. Wow. At ito naman ang hindi na po ito kasali. Galing. Okay, saan po tayo? Ito po yung kanilang nasaralan. Oh, ito. Gas lang dati. Gas dati. Kinonvert nila. So ito original to. Opo. Gasera. Ganda ng gasera, oh. At ito ang kanilang mga iba pang mga gamit sa mga baso nila. Alright. Dito po ang kanilang sungka. 100 sungka. Years old po yan. Ito yung sungka. 100 wow. Years old. 100. Ang nga po, oh. Ang bigat. Ah. Tapos, ano to? Parang bintana po. Bintana, opo. Bintanilya. Parang, bintanilya ang tawag. Iba bang tawag bintanilya? Ah, okay. Ano bang tawag? Malaking bintanilya? baka. So, ito, original pa rin to. Gumagana pa? Ay, hindi na. Hindi na po gumagana. Alright. Ito po yung kanilang plancha nung unang panahon. Ayan, plancha. Ang tawag po, prensa. May huling, may underground. Prensa di Corona. Prensa. Tama po? Prensa di Corona. Ang bigat, ano? Haling. Wow. Tapos original pa to. Opo, yan ang mga pictures. Ito sila, nung bata pa. Opo, yan mga 1930s. Okay. So, opo, ito tayo? Sa salas po. Paano po? Yung mic po. Punta tayo lang sa salas. Ito po, sa salas natin. Wow. Hindi ako masyado Wow.
ang ganda. Nandito po yung 100 years old na violin. So ito ay nahawakan ni Sigonda Katigba. Opo. So siyang gumagamit niyan? Yung mga anak niya. Yung mga anak niya rin po. Nandito po yung chess table. Chess table. Chess table na pinaglaroan ni Rizal at Rizal. Emmanuel Luz. Natalo daw po si Rizal. Ganun? Sabi nga 2 times natalo si Rizal sa puso at sa chess. Sa puso at sa chess. Sa puso ni Rizal at sa puso ni Katigbak at sa chess kay Manuel. Si Rizal kasi magaling din mag-chess. Pero sabi baka naman nagpatalo lang talaga. Baka napatalo lang. Yun yung sabi. Kasi para... Kelsa dito. Parang nagsusilisit yata si Rizal. Marami siyang project that time. Naglaro sila ng chess. Baka nagpatalo. Nagpatalo. Para makasulisit. Tapos lang, nakakabayo si Rizal. Bakunta dito. Yung kabayo niya, doon na tinatalo sa puno ng alagaw sa labas yun. Ah, okay. Yun daw yung paraseta mo noong unang panahon. Ito. Alagaw 3. Yun yung paraseta. Oy! So yung puno na yan, yan ay alagaw 3 na parang paracetamol nung unang panahon. So, din dyan tinatali ni Jose Rizal ang kanyang kabayo. Wow. So witness yung puno na to sa mga nangyayari dito. Alright. Sana po tayo. Kwarto ni Sigunda. So ito naman ang kwarto ni Sigonda. Ito'y original na kama. Ito yung kanyang tinutulugan. Lahat. Ito. Almaryo. Arinola. Arinola. Opo. Lagayan ng unan. Ito mo lagay ng unan. Ito mo arinola. Arinola. Kasi opo. Nabasag siya. Opo. Pero original pa po yan. Wow, almaryo. So, lagayan ng unan as almaryo. Ito ay arinola. Pwede mabuksan? Uy, ang grabe. So, baka masira. Ganda, no? Yun yung almaryo. Tapos, ito si Sigonda. Sigonda po dyan is 14 years old. Mm-hmm. Si ito? Si Rizal that time is 16. Nag-aaral si Sigonda sa La Concordia. Mm-hmm. Isa sa pinakamatandang women's school sa Manila. Mm-hmm. Doon sila nakakilala ni Rizal. Kasi yung sister ni Rizal, si Olimpia, dormmate niya. Ah, okay. Nakakilala sila sa park. Ah, okay. Ito yung original na ano nila, na glass. Painador. Oh. Painador. Painador. Daan. Tapos, ang mga photos. Ito, ito si Luz at saka si Katigbak. Hindi po, yan po. Ay, anak na po. Anak na po to. Apo na po yan ni... Apo na. Apo ni Sigonda. Apo na Sigonda niya. Tapos yung laging anak nila, yan po yung anak ni yung kaya nila, yun ang anak ni Sigonda. Ah, okay. Tapos sila pang third generation. Oo. Si Lola, yung mamahalang hindi ko is pang fourth generation. Pang fourth generation na. Wow. Sino to? Ito yung naging Miss Lipa. Miss Lipa, okay. Naging Miss Lipa. Pang Miss ano na to? Gamit. Kasi may damit po. Ito pong damit niya ng pang party po ni Sigonda noong unang panahon. Ito yung pang party. So sinuot niya yung damit ni Lola niya? Opo. Wow. So Lola, damit ng Lola niya, sinuot niya. Ang bagay. Ganda ah. Miss Lipa to? Yung Miss Lipa 1996. Okay. Anong pangalan niya? Hindi niyo familiar? Nalimutan niyo? Sure, yeah. Na ano? Basta 1996. Maganda niya. Maganda niya. So ito yung cabinet ha? Ang ganda ng cabinet. Aparador. Tapos yung lampara nila. Lampara. Yan po yung lampara. Tapos yung kanilang upuan. Pag labas mo dito sa bintana, ito na yung view. Ayan, ano? Kita niyo yung katika. Yung wala kong mga ipon yan.
dito, may painting dito. Yan. Yan yung katedral. Yan yung katedral. Yung view na kung saan may painting. May painting. Ito po yung painting ng katedral yan. Yan po yung okay. Ginawa dito. Wala ka pa. So ito yung painting. Ito ay, ang nagbigay nito, Kamagon. Oh, Kamagon yung ano at yung parents ata nila ni Ma'am Kat. Yan ito. Yan. Ito yung sinend nila sa akin ng picture. Eh. Ganda no? At saka marami siyang painting dito. Yan, yan yung mga painting. Ito. Yan, yan. Ito. Meron pong mga bahay na ginusunod ng mga painting na yan. Ito yung painting ng family friend namin. Ng mga Kamagon at De Jesus. Yan. So, ibinigay nila. Sikat po na painter na dito sa Batangas. Kamagon. At saka ito po ang pinakamalaking ibinigay niya. Sobrang ganda. Yung Katedral ng Lipa. Okay. Sana po tayo, ma'am? Ito po yung pang everyday wear, pang araw-araw po ni Segunda. Ito pang araw-araw niya? Ito po hindi na original. Ito okay. Ganyan po. Ito. Yan, ganyan ang kutsura ng damit, ganyan ang unang parang. Wow. Pang araw-araw pa lang yan. Okay. Pang party yung may buntot na ganyan nga dito sa kutsura niya. Wow. So ito yung detail dahil focus natin. Ikita nyo. Ito yung made of pin niya. Opo, made of pin niya. Hawakan natin yung damit ni Segunda. Ganda. Sana po tayo, ma'am. Ito po yung isa pang room. Room nila. Yan. Nandito po yung kanilang luggage nung unang panahon, yung maleta. Ang tawag ko yung kampipi. Yan. Kampipi. Yes, kampipi. Yung maleta. Wow, ganda. Ito po yung kanilang makina di mano. Makita di mano nila. Sewing machine. Makina di mano. Tapos yung kanilang rocking chair, ang tawag ay kolumpyo. Kolumpyo. Yung malaki doong upuan, ang tawag ay butaka. Iba butaka. Yung pa yes, na. Para nakabuka ka. Ah, yun, butaka. Oh, yun. Pinapatong yung paa para ma-relax. Yan. Ito po ay yung, sabi ko nga, yung bintana nila, yung bintanilya para makapasok yung hangin. Yan. So for ventilation, yung purpose. Tsaka ang isa pang purpose niyan, halimbawa daw yung mga prosesyon ng unang panahon, yung mga bata, dyan lang nakasilip. Dyan nakasilip. So, nakaupo. Oo, ganun. Galing, ganun. Wow, ito yung kanilang. Original pa ito lahat, oh? Ito po, hindi na original, yung may kutsyon. Kasi may kutsyon isa may relative sa napasyal dito. Dito ang matutulog. Bago sila mag-relax, mag-wan, dito sila nang gisti. Dito sila nang gisti. Galing. Mga old Lubinas po. Kasi mga babae doon ang nahilig magdasal at magganchilyo. Mm-hmm. Kaya halos maraming ganchilyo at saka old Lubinas. Yeah. Old Lubinas. At saka mahilig. Mga talagang devoted Christian sila. No? Tignan nyo naman yung view sa hagdan. Napakaganda. Alright. Yung ceiling. Napaganda. Tignan natin yung ceiling dito. Ganun din. Yung ceiling. Okay. Saan na po tayo, ma'am? Punta po tayo ng Asutea. Asutea. Ay, sir, ubo na niya eh. Oh, sige po. Kaya kayo basa po. Asutea. Hindi ko lang kumakap. Okay. Ito po ang Asutea. Mm-hmm. Terrace na lang ngayon. Pero yung dati terrace. Asutea. Asutea. Yan. Naulan po eh. Yun, ang ganda. So, pag dito sila, ako na lang po lalabas. Ay, hindi naman po. Yun. Ganda, no? Tapos dito sila, meron silang fountain po, ano? Original pa rin po yan? Yung fountain? Wow. Yung fountain na yan, original po pala. Tapos, dun po, palabas. Dito po, wawawa. Dito tayo, wawawa. So, ito ang Asutea, tapos ito yung exit or entrance din ng Asutea. Pero dito tayo bababa. Subukan natin bababa. Sir, may dinasating para ako. Yung mga
Ah, ito. Kaping barako. Ito yung puno ng kaping barako. Opo, kaalis lang ng bulaklak, magbubunga na yan. One week pa lang. So ito pala yung puno ng kaping barako. So dito sila yung maman. Yes. Oh, kaya pala. Ding. Kaya nilagay talaga po dyan, ano? Kasi yan ang simbolo. Anong itsura ng kaping barako? Tapos ito po, yung kanilang fountain. O po, no? Original pa po ito. Yan. So, this is original. Ito yung view ng bahay sa labas. Dito na po nagtatapos sa aming tour. Hello po. Aha po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Pasyal po kayo dito sa Casa de Segunda. Promise, magugustuhan nyo. Ayun. Thank you.